Ang kwangshi for today's video, mag-unboxing tayo at mag-assemble ng bagong bed frame na nabili ko. Dumating na yung bed frame na in-order ko. Siguro mga after 2 weeks saka siya dumating. Medyo matagal lang pero okay lang. Napabili ako ng bed frame kasi nasira yung bed frame nung aking anak. Hindi na talaga siya, as in naputol. So, hindi talaga siya na mahihigaan. Kaya, ayan, eto, naghanap-hanap ako ng affordable lang kasi nga, syempre, on the budget tayo. And nakakatuwa naman, ayun may nakita ko, although medyo matagal-tagal lang din siyang dumating. Imagine niyo yung ginagamit ng anak ko na bed frame ay kama pa yun ng mama ko. So I think 18 years na yun. Ganun nga katagal yung bed na yun. Kaya eto, buti na lang merong mura na bed frame and maganda siya. Nakita ko sa picture maganda, pero eto nga, buksan natin and tingnan natin kung gaano ba talaga siya kaganda and ka-okay. Well, anyway, nabili ko to sa Lazada and ayan, ipapakita ko sa screen kung magkano yung pagkakabili ko. At ang nakakatawa dito kasi nung binili ko to, ang daming discount kasi may promo sila nung time na yon. So, merong voucher and free shipping siya. So, ginrab ko na yung chance. So, ayun, papakita ko sa screen kung magkano ko siya nabili. 2019.77. Tapos, ang shipping fee niya is 158. So, mahal yung shipping fee kasi hindi naman to kakayanin ng motor. So, sasakyan talaga yung nag-deliver dito. And then, nakakuha rin ako ng Lazada voucher which is 293.88. Then, free shipping voucher na 100 pesos. Tapos, meron din kasi akong coins na 60.59. So, nakuha ko lang siya na 1,723.30 which is not bad, di ba? Okay na okay na yan. Very affordable, very mura. At tignan nyo naman, so ito na yung itsura niya pagka unbox. So ayan siya, metal siya. So syempre, mas magaan din, metal na magaan. Pero hindi ito yung, syempre, alam nyo na, na sobrang matibay na matibay. Pero okay na okay siya kesa sa kahoy. And ayun lang, ayan, titingnan natin. May mga konti lang naman siyang mga dent or ano, tapos yung paint, kulang lang ng paint sa loob. Pero which is okay lang din. Kasi ayan o, tingnan nyo, maganda rin naman siya. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng talon-talonan ha. Kung may bata kayo maliit na tatalon-talonan. Pero sa akin, this is very okay. Very affordable. Na, di ba, kahit pa hindi ka naka-discount, kahit 2,000 pesos pa ang presyo nito, okay sa akin ha. For me, okay pa rin. Ayan. So, tanggalin natin isa-isa. And napakabilis lang na i-assemble kasi tingnan nyo, oh, ganyan lang, natitiklop siya. Kaya kahit lumipat ka ng bahay, kahit saan mo siya dalhin, mas mabilis mo lang din siya ma-assemble. Mabilis mo lang din siya malilipat. Hindi kagaya ng bed na talagang naka yung buo na, 'di ba? Minsan pag gusto mo ilipat ng kwarto o lalagyan, mahihirapan ka ng bitbitin. So ito, mga ilang piraso lang yung i-assemble mo. Ayan, ito yung sa paanan para hindi madulas. So ito yung nasa pinakagitna ng bed eh. Ayan, tapos itong maliliit na to, may mga paa din siya sa in between do sa ilalim ng kama. Ayan siya. Diba? Napakabilis pati i-assemble. So, ito yung pinaka-headboard. O, diba? Ang ganda rin. Ang kapal din ng pagkabilog niya. No? Itong design na to, pareho to dun sa bed namin na binili nung bago pa lang kami mag-asawa, yung aming matrimonial bed. Wow. Hanggang ngayon na ilang taon na rin yun, 20 years na rin yun. O, ganun katatagal ang mga gamit namin kasi hindi kami naman lagi nagpapalit unless lang talaga nasira or hindi na talaga pwede. Yun lang kami talaga nagpapalit ng gamit. So, ayan, nakita nyo dyan sa screen kung paano lang siya i-assemble. Napakadali. Ayan, may butas siya tapos isushoot nyo lang doon. Ayan, pareho lang, kabila ang dulo. Tapos, itong pinaka-frame na to, yung pinaka-sahig niya, i-naka-fold yan, diba? I-open. Ayan, ibubulat-lat nyo lang. Ganyan lang siya. Tapos yung sa dulo, ayan o. Oh, diba? Dito na namin pala siya in-assemble dito sa sa sala namin. Tatry muna namin dito sa sala kasi pag hindi naging okay, para pag ni-return, mabilis lang din namin mababalik, diba? I-assemble kesa dun na sa room na namin igagawin. So, pag naging okay to, tsaka namin ilipat sa room. So, naintindihan nyo ba? Para ang gulo ko. Well, anyway, ayan na siya. Ganyan lang siya kadali. Oh, ayan. Buo na. Diba? Buo na agad. Oh,
Tapos yung sa dulong paa, ayun, isushoot mo lang siya eh. Yung kabilang four corners, isushoot mo lang siya parang na i-hook mo lang, ganon. Ganon lang siya kasimple. Tapos yung plus yung mga paang maliliit dyan sa mga, sa gitna na nakalagay. Ayan. Ilang minuto ka lang mag-assemble. So ito lagay natin yung parang rubber siya, stopper, na hindi siya magpo-fold. Kasi itsura din niya, parang folding bed siya. Ganon, pero di ba yung folding bed, yung dalawang dulo lang ng paa na fo-fold. Ito kasi buong kama, isang tupian lang ganyan, parang sandwich, isang tupian lang na ganon. So ayan na siya. Isilalagay mo lang din to para pang ano yan, pang support na hindi agad ba masira yung ating bed. Ayan siya. O ganyan lang siya kasimple ilagay. Ayun, medyo may dent, pero okay na yan. Carry na yan, no? Ayan, ang ganda rin niya tignan, 'di ba? Hindi siya mukhang mura lang, 'di ba? Tapos ang size nito pala, hindi ko pala nabanggit yung size, ano. This is 48 by 75. So ano siya? Semi-double. Tama ba 'yun? Malaki siya sa single, tapos alanganin siya sa double. 'Yun yung size nito. Which is okay na okay doon sa nabili naming foam. And hindi naman kami bibili ng foam dito kasi yung pa rin namang luma yung gagamitin niya dahil kasukat na kasukat nga ito. Sakto nga yung pagkakabili ko eh. So ayan yung paa niya. Oh, mataba din yung paa niya, ha. Ang ganda, ang galing nito kasi ang lightweight. Ganun siya. So kung meron mang mga konting dent, ganun, okay na. Kesa ibalik mo pa kasi 2 weeks din bago sa akin na deliver yung item, kung ibabalik ko, 'di ba? Matatagalan pa. Kailangan ko na, wala nang hihigaan yung aking anak. So ayan lang naman, mga minor ano lang naman. Ayan, mga minor what do you call that? Defect na hindi naman ang mapapansin. So ang ano lang dito, hindi lang, wag lang talunan kung may mga bata. Wag lang talunan. Pero okay na siya. And para mas matigas tong ayan kasi 'di ba butas-butas siya. So lagyan niyo na lang din ng plywood para hindi lang din na paghigaan nyo mga butas-butas, ganyan. So, ito, karton lang muna yung ginawa namin. So, sa susunod, bibili kami plywood para mas matigas siya. So, ito yung foam nung dating sa kama pa to ng anak ko. So, hanggang ngayon, di ba, ang titibay ng mga gamit namin. Ayan, Uratex ang brand naman yan. Kaya talaga namang pangmatagalan. Yan, basta mga foam, proven na yan. Uratex talaga. Kahit ano, talagang matagal siya gamitin. Ayan. So, saktong-sakto yung sukat. Nakakatawa. Ayan, sinet up namin dito sa sala. Kasi nga, pag hindi naging okay, at least mabilis namin masusole. Kung sa taas na namin i-assemble, mahirapan pa kami magbaba, di ba? So, ayan na siya. O, di ba? Ang ganda.